52 years of Catholic broadcasting. Ito ang Veritas 846 Kapanali ngayong 2021. Gifted to give 500 years of Christianity in the Philippines. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, ganap na alas 5 ng umaga. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-23 ng Oktubre, taong 2021. Almusal na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay maiinom sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Iba't ibang lasa, may salabat, turmeric at ampalaya. Idaan sa kaan, Idalay Herbal Tea na yan. Inihahandog ng Radio Veritas at Natural Quality Corporation ang Body and Soul, isang talakayang pangkalusugan sa konteksto ng ating buhay pananampalataya. Body and Soul, mga kapanalig, narito na ang iyong mga kasama, sina Brother MC at Ginoong Benson Sian, kasama ang inyong Ampalaya Plus Team. Ang kalusugan na yaman, alagaan, habang maaari. Umaga po sa inyong lahat mga kapanalig, isang umaga na punong-puno ng pagpapala ng ating Panginoon at isang maghapon na nararanasan po natin ang pagdaloy ng kanyang biyaya at ng kanyang mga pagpapala at ginagamit niya po tayo na maging daluyan ng mga pagpapala ito. Yan po ang aming panalangin at aming pagbati mula dito sa ating programang Body and Soul. At kung inyong kapanalig, ako po si Brother Eng. At ako po si Benson Sian. Kasama din po natin si Sister Myla Hernandez, ang ating pong interpreter. Kumustahin po namin kayo. Marami na po ba kayong mga natutunan sa inyong buhay? Balikan po natin ang ating nakaraan. Baka makalimutan po natin yung ating mga natutunan o natutunan. Saan ba nang galing yung ating mga natutunan? Ay, mas malamang kaysa hindi. Pwede ka bang sabihin, Brother Benson, ang ating mga natutunan ay galing sa ating mga pagkakamali? Pwede bang ganun din, ano? Pwede. Mas malamang kaysa hindi, yung pong mga natututunan natin ay galing sa ating mga mistakes, di ba? Although hindi po to definitely intentional mistakes or deliberate mistake, pero mas malamang kaysa hindi, may natutunan po tayo dyan. At wag, pwede natin kalimutan yung mali, wag po natin kakalimutan yung ating mga learnings dyan, okay? Yan pong ating tatalakayan dito sa ating programang Body and Soul. At nais po namin kayo makisama sa ating talakayan, pwede po kayong tumawag o mag-text dito sa akin. Ang number po ni Brother Benson, 0918-898-9601. Pwede pa rin po kayo mag-text sa Veritas 0918-837-4827 para po sa mga prayer intentions na ilalapit po natin sa misa mamaya pong alas 6, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, alas 12 ng midnight, okay? At ang akin naman pong number, 0917-578-9554. 0917-578-9554. At yun nga po yung ating tatalakayan, yung ating mga aral na natutunan sa ating nakaraan, ay baka po kasi makalimutan. Eh, baka po may magkakataon naman na ayusin na natin
ngayon na po natin ayusin. Ngayon na po yung panahon, wag po yung bukas. Okay? Mahirap kung pagbubukasin pa natin yan. Ngayon na po, may pagkakataon tayo, naranasan po natin yon. At ito na po yung pagkakataon para maitama, o kung magkaroon po kung tawagin ay reparasyon, o kung paano po natin itutuwid, yun po yung ating gawin. Okay? At ang una-una na nga po natin gagawin, ilalapit na po natin ito sa ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin para ibalik sa Kanya ang lahat ng papuri at ang lahat ng parangal. Samahan niyo po ako sa ating pananalangin habang iimbitahin ko pong patuloy ang ating mga kapanalig na nanonood via the internet www.bertas846.ph o yan po, nasa Facebook na tayo. Nandiyan na nga po agad sila Poyen, sila Cora, sila Alberto, sila Vicky. Si Aling Vicky, nandiyan na agad sila. Okay? So, ngayon po, manalangin na po tayo. Lumapit po tayo sa ating Panginoon sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat. Marami pong salamat sa pagpapala ng buhay. Marami pong salamat sa bagong araw, bagong pasimula, bagong umaga, bagong pagkakataon na pinagkakaloob mo sa amin. Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali ng nakaraan, patawarin mo kami, O Diyos, at bigyan mo kami ng karunungan para maituwid at maitama ito. At sa mga pagkakataon at kalakasan na pinagkakaloob mo, maiaayos pa po namin ang mga lahat ng ito para sa magandang kinabukasan na inilalaan mo. Kaya ihanda mo ang aming puso, ang aming kamalayan at ang aming kalakasan para sa katuparan ng mga pangarap po sa aming buhay. At higit sa lahat, makamtan po namin ang hinahangad mong mabuti para sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming bayang Pilipinas. Panginoon, ikaw lamang ang aming inaasahan. Sa maghapong ito, O Diyos, gamitin mo rin kami na maging daluyan ng iyong pagpapala sa aming kapwa. Lalong-lalo na po ang programang ito na Body and Soul na nagbibigay at naghihikayat sa mga taong bigyan ng pansin ng kanilang mga kalakasan, ng kanilang mga kalusugan at ang kanilang kamalayan para magamit mo ito, O Lord, para sa ikatataguyod ng aming sarili, ng aming pamayanan at ng aming bayan. Gayon din, Panginoon, ang lahat ng mga kababayan namin at mga kapanalig na patuloy pong nagugulumihanan, iunat mo, O Diyos, ang iyong mapagpala at mapagpagaling na kamay. Bigyan mo sila ng kagalingan ayon sa iyong kalooban. Ang aming mga panalangin ito ay nilalapit po namin sa iyo na may pagtitiwala at pasasalamat. Sa matamis na pagpalang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, kasama ang aming mahal na Inang Maria na patuloy pong nananalangin kasama namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Brother Benson, umpisahan natin. Ano ba yung mga aral na wag natin dapat makalimutan? Ano ba yung mga kumbaga natutunan na natin at ba hindi na natin dapat ulitin? Kasi pag inulit na natin yun, hindi na natin pwedeng tawaging mistakes, di ba? Kasi choice na yon. Ganun ba hali? Di ba? Pag inulit mo pa yung pagkakamali na yon, eh malamang choice na yon. Eh, hindi na siya pwedeng sabihin pagkakamali pa. Ano ba yung tinutukoy natin, Brother Benson? Go ahead. Aral ng nakaraan, baka makalimutan. Yan yung title natin. Okay. Alam mo yung kumpanya natin, largely based on traditional knowledge. Okay? Kaalaman uko sa mga halaman, kaalaman uko sa mga pagkain na nakakatulong sa ating kalusugan. Diyan base ang lahat ng produkto ng Natural Quality Corporation. Diba? Yung ampalaya, yung banaba, yung luyang dilaw, yung kung ano-ano pa, balbas pusa, sambong. Lahat yan ay ukol sa mga matatagal na karanasan sa mga halaman ito, matagal na paggamit ng mga halaman na ito, at yung katiyakang resulta na nakakamit sa paggamit ng mga halaman na ito. Alam natin ito'y ligtas, nakakatulong laban sa diabetes, sa uric acid, sa kidney stone, sa blood sugar. Kaya isinangkap natin at inihandog natin sa ating mamimili. Okay? So yan yung isang konkretong example ng mga aral mula sa nakaraan na naigamit natin kasi hindi natin ito ikinalimot, itinapon, ipinagwalang bahala. Okay? Yeah. So that's one good example. Another good example is yung mga payo ng ating mga nakakatanda, 'di ba? Parang sinasabi nila, kung ginawa mo ito, itong mangyayari. Yeah. Kung itong ginawa mo, itong mangyayari, okay? Yeah. At sinasabi nila ito, hindi naman ito usapang lasing or usapang ano paman, 'di ba? Yeah. O kwentong kutsero or what not, 'di ba?
ito'y base sa kanilang karanasan, okay? Yeah. Kung sobra kang kumain, pwede ka magkaroon ng heart disease. Yes. Kung magkaroon ka ng heart disease, pwedeng malimita ang iyong pagkain in the future, mga yes. options mo na pwede mong gawin, diba? Kaysa kung alagaan mong sarili mo mula simula hanggang sa dulo. Okay? Uh-huh. These are, you know, parang inisip ko nga minsan common sense, diba? Pero it's supported by experience, okay? Uh-huh. It's supported by experience. Kaya bakit ito yung paksa natin today? Kasi, 'di ba, palagi nating sinasabi, those who forget their history are condemned to repeat it, okay? Yeah. Pag hindi mo tinanda, inaral, okay, isinapuso ang iyong kasaysayan, okay? Baka maulit mo yung mga kasaysayan na yon. Eh, paano kung hindi mapait yung mga kasaysayan na yon? Gusto mo bang ulitin yon, di ba? So that's why we have this topic today, Brother Eng. Yes. Ayan. Ang kagandahan, Brother Benson, dahil ito yung pinag-uusapan natin, ang ibig sabihin, may pagkakataon pa para maitama ang mga pagkukulang o ang pagkakamali. Huwag na nating ulitin kung ano man yung mga maling ginawa natin. Punta na tayo dun sa natutunan natin. Halimbawa, alam mo, pagkain, kumain ka ng ganito, tataas ang iyong uric acid. Alam mo, pag kumain ka ng ganito, tataas ang iyong cholesterol. Alam mo, pag meron kang ginawang hindi maganda, ay magkakaroon ng mga problema ang ating pangangatawan, di ba? Kaya yun po yung ating tinatalakay ngayon. Ano po ba yun? Better yet, ishare niyo po sa amin. Ano ba yung mga kailangan na nating ayusin pa? O ano ba yung mga nagawa na natin? Ano ba yung mga itinatama na natin hanggang ngayon? Buti na lang, nandyan ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng katalinuhan para maituwid pa natin yung ating mga pagkukulang at mailagay sa lugar. At hopefully, pag nailagay na po natin, umasa po tayo na maaani po tayo ng magandang benepisyo. Although, maaaring malungkot na hindi ganun kabilis, pero obviously, pag naumpisahan na po natin ito sa tama, kaya binalik na natin at nagsimula na tayo muli, ay magkakaroon na tayo ng pagbabago. Tama ba yun, Brother Benson? Yes. At bakit natin kailangan tandain, di ba? Alang-alang sa susunod na henerasyon, yes. Alang-alang sa iba pang mga tao, kasi... Yes. Bakit nila kailangan ranasan pa 'yon, 'di ba? Pinagdaanan na natin 'yon. Alam na natin ano ang pwedeng mangyari. Yes. Alam na natin po anong pwedeng mangyari kung abusuhin natin ang ating pangangatawan. Right. Okay? Right. Alam na natin yung road map na 'yon. Yeah. Okay? walang mabuting ikalalabas doon sa landas na yon kung yun ang tahakin natin. Kasi alam na natin yon. Marami nang dumaan doon, marami nang nasawi. Okay? So, why should we repeat that? Yes. Okay? So, wag natin minsan walang bahala na kwento lang yan ni Lola. Wala yan. Kwento lang yan ni Tito. Bitter lang sila. Hindi po yon. Okay? Hindi po yon. Kasi, nakita na nila sa kanilang mga mata, naranasan na nila, okay? And they can say it with first-hand account na, yeah. If you don't take care of your body, this is what will happen. Yes. If you don't take care of yourself, this is what will happen. Okay? Kung sobra ang kinain mo at hindi ka nag-exercise, tataba ka. Kung tumaba ka, maraming kaakibat na mga kondisyon na pwedeng umapekto sa iyong lifestyle. Importante 'yun eh, yung lifestyle mo. Yung tagal ng pamimirmihan natin sa mundo. Yeah. Okay? Gusto naman natin aktibo tayo, masaya tayo, 'di ba? Kapaki-pakinabang tayo, 'di ba, Brother Eng? No one wants to be bedridden. No one wants to be in a wheelchair, 'di ba? Walang nagpaplanong magkaroon ng ganyan, 'di ba? Kaya lang sa ating mga naranasan, yung po sana natutunan na talaga natin. At doon naman sa magagandang bagay na atin namang naranasan din na nagkaroon ng mabuting epekto sa ating pangangatawan at sa ating pamilya. 'Yun naman ay sana 'wag din nating kalimutang i-share sa ating mga susunod na henerasyon. Alam nyo, hindi naman tayo, kumbaga meron na pong sumusunod para sa ating kabataan na katulad nga ngayon, meron na pagbabagong magaganap sa ating bayan. Hindi po ito na para sa atin eh, para po sa kabataan na to. But Benson, meron lang note dito si Menchi Caragay.
Good morning mga bro. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo kasi noon pa ako umiinom ng Ampalaya Plus pero once a day ko lang iniinom. Pero nang sabihin niyo po na 3 times a day, sinunod ko po. And thanks God. Ayan, bakit kumbaga nagkaroon siya ng pagbabago. And thanks God, maganda pong nangyari. Medyo bumaba po ang blood sugar ko at everyday nakakapagbawas na ako. Yes, yes. Everyday nakakapagbawas yan. Okay. Bago tayo mag-break, no, basahin ko lang to from Brother Gerald. Old habits, unhealthy diet that lead to sickness. Isang aral na dapat iwasan para mamuhay ng mas malusog at mas masaya. Talaga naman eh. And alamin at aralin ang nakaraan. No to historical revisionism. Tama po yon. Sa pagbabalik, babasahin pa natin yung ibang mga mensahe mula kay Ate Vicky, Aling Vicky, at sila Bobby Lina Silva sa ating pagbabalik. Okay. Mare, ang mahal ng mangustin ngayon! Mare, mag-Guya Max ka na lang! May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa! Yan ang 4-in-1 na sikreto ko! Ang gaan ang pakiramdam ko! Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, hirap gumalaw! Ay, napapasigaw! Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaay! Nandito ang turmeric plus, tunay kang walastin! Mahalagang paalala, ang Tumerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Matulog ka ng matulog at ika'y maghihirap. Ngunit maganda ang iyong bukas kung ika'y magsisika. Ang tinapay ng buhay. Inhatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Tumadami. Babalik ang ating programang Body and Soul. Yan, yung ating mga babasahin, Body Benson, nandito si Pelagia de la Cruz, si Cora Talon, si Monching Maribao, si Louis Tolentino. Ayan, nakikinig sila sa Silang Cavite, si Al Prince, si Catalina Nieto, si Candy Akiman, watching from Alimodjan, Iloilo. Wow, buti umaabot tayo doon, ano, malakas ang signal natin pag madaling araw. Very good, very good. So, ano nga po ba yung mga natutunan natin o natutunan na natin? Huwag na natin pong uulitin yung mga hindi maganda. Yung naman maganda ay patuloy po nating ipabahagi. Patuloy nating i-share, 'di ba, Brother Benson? No? Yes, at tayong mga nakakaalam, tayong mga nakaranas at napagdaanan na natin, I think obligasyon natin ipahiwatig, okay? Ibahagi, ipaalala. Yeah. Dapat siguro hindi tayo magsawa na magpaalala, 'di ba? Magpaalala na oh, hindi to fake news, okay? Yeah. Nakakamatay ang diabetes. Hoy. Yes. Yung sobrang mga matatamis na pagkain, hindi nakakabuti, 'di ba? Oo, uso yung mga milky, yung mga shake, pero yung sobrang asukal, hindi nakakabuti, yeah. Nakakasama, okay? So, hindi tayo nagiging KJ, hindi tayo sausaw sa ano paman, okay? Kung sabi nga nila, kung ang isang buhay ay natulungan mo at nasalba mo, hindi ba achievement na yan? Yes. Diba? E paano pa kung isang barangay? Right. Paano pa kung isang lahat ng nakikinig sa Radio Veritas? Hindi ko naman sinasabi na ano tayo, no? Pero I think yung pagpapaalala natin at 5 a.m. nagbubunga ng maganda, okay? Katulad nung Aling kanina, sinabi niya, when she tried taking Ampalaya Plus 3 times a day, yeah. Okay, naging regular ang kanyang pagbawas sa araw-araw. Yeah. Hindi ba yan konkreto na nakakatulong, nakakabuti sa quality of life ng isang tao kaysa iinom pa siya ng ano-ano pang pampapurga? Ito, isang natural na produkto mula sa Ampalaya, inumin mo lang, regular na yung bowel movement mo, hindi ka na sobrang iire. Okay? Kasi ang problema nung ibang mga may edad, ang hirap nilang magbawas. Okay? So, this makes it easier. I just want to read another message, no? Mula kay Aling Vicky. Ang aga niya nagpadala.
3:57 a.m. Okay? Sabi ng mga matatanda, ang di lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroroonan. O nga, hindi lang sila makakarating sa paroroonan, babalik sila sa babalik sila sa zero. Hindi ba? Oo, so kailangan talaga makinig tayo. Makinig tayo sa aral ng kasaysayan. Okay? At makinig tayo sa mga alam niyo po yung 90 plus years old ko na tatay. Nung bata siya, sobra niyang gustong makipagkwentuhan sa mga nakakatanda. At palagi nilang sinasabi, "Oh, bakit ka healthy? Anong ginagawa mo? Anong kinakain mo?" Gustong-gusto niya malaman 'yon. "Anong ginagawa mo? Okay, anong kinakain mo? Paano mo hinandal yung ganyang sitwasyon? Nung pagtanda mo, paano mo nilampasan o itinawid yung mga sitwasyon na 'yan?" So he likes to consult older people kasi nadaanan na nila 'yon eh. And it's free advice, 'di ba? Yeah. Yung mga kabataan, meron silang pangarap, malalaman nila mula sa mga matatanda. Okay, hindi naman, kumbaga, may mga pinagdaanan na nila, mga natutunan na nila, kailangan po talaga tayo magtanong. Kumbaga, tanawin po natin ang kasaysayan, tapos tignan po natin yung mga natutunan na mga nauna sa atin, at sana wag na nating puntahan yung kanilang mga tinaha. Kung may iwasan po natin, mabuti. Pag inulit po natin, ay wala na po tayong ibang talagang sisisihin, kundi ang ating mga sarili. Pero ang nakakatuwa naman po, yung mga pinagdaanan nila na nakabuti naman din po sa kanila, ay gawitin po din natin. Katulad nga po yung sa ating pangangalaga sa ating mga katawan. Katulad ngayon, ito nga po, magdadalawang taon na mahigit ang ating COVID. Ano ba yung mga natututunan natin? Umiwas-iwas, patuloy tayong mag-mask, mag-alcohol, mag-disinfect, pagkatapos social distancing. Although ito na nga po, magbubukas na para sa ating ekonomiya. Kailangan po natin ito eh. Pero ingat-ingat pa rin po tayo. Wag po tayo magpapabaya. Wag po tayo nakakalungkot po, nakakabahala dahil nagbabalik na nga po para sa darating na holiday, di po ba? Parang ito sa mga palengke, ang dami na naman. Pero ang mga tao, ito na naman, wala na naman silang mask, para na naman pong ganun klase, no? Sana po magkaroon tayo ng pag-iingat sa ating sarili. Sana po natutunan na natin yung mga nakaraan na kailangan nating matutunan. At let's move forward to a better we, or better you, or better me. And then better Mabili, better Pamayanan, at better Philippines, di ba? Yes. Isang napatunayan nitong COVID ay yung kalusugan natin walang tawad, okay? Wag ka nang sumuot ng magagarang sapatos o damit, okay? Yung kalusugan mo kung wala, nakaratay ka sa kama. Okay? Yeah. Wala. Lahat ng inipin mo, saan mo gagamitin yung alahas mo ngayon, Brother Eng? Yeah. Saan mo gagamitin yung alahas mo ngayon? Saan mo gagamitin yung relo mo? Saan mo gagamitin yung sapatos mo, yung bestida mo? Hanggang dito lang ang makikita sa'yo, di ba? Yeah. So I think itong the last 2 years, okay, talagang it brings us back to basics, di ba? Yeah. Na anong mahalaga? Okay, anong mahalaga? Okay? Mahalaga ba yung may maganda tayong kalusugan? Mahalaga ba na kumain tayo ng mamahalin o kumain tayo ng healthy? Okay? Mahalaga ba ang tama yung timbang natin? Anong mahalaga? Okay? Ano ang mahalaga? At pagyamanin natin ito at sikapin natin na itong mahalaga sa atin ay ma-preserve natin at mapatuloy natin, okay? Mapatuloy natin yung mga mahahalagang bagay, okay? Gusto ko lang basahin at batiin si Annie Rachel. Isa po siyang reseller. 70 plus years old na siya, Brother Eng, retiree, kesa nagmumukmuk at walang ginagawa. Ayan, reseller po siya ng ating mga produkto. Marami pong salamat sa inyo. At ito, isa pang reseller, si Miss Bobby Lina Silva. Okay? I think she lives near UP Village, no? May maliit siyang tindahan. Okay? And bilib ako kay Sis Bobby Lina, sobrang positive siya. Kahit na napasukan sila ng COVID sa kanilang household,
nakukuha ko sa kanyang text na magaan, very positive. Sabi niya, maaga siya nagising this morning, 3:30 a.m. nagising na siya. Nagpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga nagawa para sa kanya at sa kanyang pamilya. And looking forward to watching and listening to Barangay Body and Soul. Okay? Sabi niya, while listening, I took 2 sachets of Delight sa Labat ginger, Delight sa Labat herbal tea, okay? Wow. At yan ang iniinom niya. Nakakaguhit, nakakasara sa ating lalamunan. Yes. At hindi, si Josie Reyes, good morning po sa inyo. Avid listener niyo po ako tuwing umaga at user po ako ng mga product niyo. Ganun din si Teresa Taas, si Marieta Mateo. Good morning, blessed Saturday, Kapanalig, Pamandaluyong. Si Tommy Jacob, have a blessed Saturday, mga kabody and soul, especially to Brother Benson. Enrique Hobes Jr., good morning sa inyo. Si Lorna Diligencia, and good morning everyone. And si Marieta Mateo. At tunay nga po, pinapaalala ko po sa inyo na marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Mayroong inaanyayahan po rin namin kayo, lalo na nga po itong nagiging magandang habit natin. Ano? Baka gusto nyo pong i-click na agad yung share, lalo na kung nanonood po kayo ng Facebook. No? I-click nyo po yung share para mapanood po ng inyong mga kaibigan at maanyayahan nyo din sila na talaga po nagbibigay ng medyo iba yung aura natin pala pag maaga tayong nagigising, ano? At nakakapakinig agad ng magandang balita, nakakapakinig agad ng magandang mga alituntunin para sa atin o mga suggestion para sa ating buhay. Dahil ang pagpapaalala pong ginagawa namin sa inyo, sinasabi namin na nasa ating mga kamay, nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan. It's power given to us to be able to improve and keep on improving and progress para sa ating sarili. Di ba, Brother Benson? Ganun yes. Yes. Kung meron tayong pwedeng i-share na mabuti, bakit hindi? Yes. Kung pwede nating i-share sa ating apo, nagrehistro ka na ba para bumoto? Yeah. Okay. Apo, kumakain ka ba ng tama? Apo, nag-exercise ka ba? Apo, huwag kang sobrang lumaki, okay? Keep your health, na ba? Why not? Okay, hindi yan pang-sermon, hindi yan pang-aasar, okay? Uh-huh. It's caring, okay? It's caring. And I want to greet si Tess Figueroa, isa pa itong 3:11 a.m. Ako'y tinext na. Sabi niya, I want to greet her. It's her birthday next week, October 28, ang birthday ni Tess. Okay, happy birthday to you. At binabati kita, si Topher, Camille, kayo lahat dyan na nakikinig, marami pong salamat. Kung meron kayong mga kamag-anak sa ibang bansa, okay, paki-share naman ang aming Facebook link, okay? Paalam naman yung mga nasa ibang bansa, nangungulila, okay? When I lived abroad, Brother Eng, I lived abroad for nearly 10 years, no? Nag-aral ako, nagtrabaho ako. Minsan nami-miss ko yung may kausap akong Pilipino. Minsan nami-miss ko yung may naririnig akong salitang Pilipino. Kasi kung nasa ibang bansa ka, depende sa ang yun lang na naririnig mo, di ba? So maybe nangungulila sila, share with them this text, this link to our Facebook account. Yes. Para pwede sila makipagkwentuhan, sa atin. Yes. Makipag live chat na po tayo, no? Pwede na nga po kayo mag-comment katulad nga po ng sinasabi dito ni Lorna. Good morning everyone. Si Marieta Mateo, mahalaga po ang kalusugan. And then si Emily pumapalakpak na. And then si Marieta, sabi niya sarap po ng Delight Herbal Tea na product ninyo. Yan, good morning po. Yun po. Kumbaga ha, kung lalo na kung nakay po nasa Facebook, hindi lang po kayo nasa radyo, no? I-share nyo na po, i-click nyo na agad yung share. Tapos yung po mga kaibigan ninyo na nasa inyong Facebook, mapapanood din nila agad yan. Maybe later kung hindi po makakasabay, pero okay pa rin po yon. Pero kung nasa radyo naman po, pwede naman pong i-share yung ating istasyon. Sabihin nyo sa kanila kung talaga pong nandito lamang at sakop ng ating mga ng frequency. Kung hindi po, sa Facebook na lang, talagang nandyan po, meron pwede pa yung ma-watch live, no? www.bertas846.ph. Pero ito po sa Facebook, pwede nyo i-share para yung inyong mga kaibigan malalaman nila yung pinanonood nyo at yung mga ginagamit ninyong produkto. So may babahagi nyo sa kanila yung epekto sa inyo at hopefully pag nagkaroon ng maganda epekto sa kanila, magkakaroon po ng bahaginan. Yun lang naman po yung ginagamit natin. Kumbaga, as we transfer, as we share, yun po, nagkakaroon tayo ng tinatawag na clout, nagkakaroon po tayo ng pamayanan, katulad nga po community. Yeah. At inanyayahan na din po namin kayo na maging reseller, not just to earn but to help. Kaya, lalo na kung maganda po yung pakinabang sa inyo,
Yes. Come on, share it to us. Yes, yes. Gusto ko rin batiin yung mga si ano si Poyen, sila Barangay Shirley, okay, na regular na nakikinig sa atin, nasa New Jersey, nasa Texas, nasa California. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, si Poyen, si Mad, si Beng, si Linda, si Baby Benson, si Val, at of course yung ate ko na si Shirley. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, okay? Gusto ko rin batiin ang aking barangay grit ng BNI Taguig. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig this morning, si Cerely Alcaraz ng ITD World. Siya po yung Executive Director ng ITD World. At si Trel De La Torre ng Sun Life. Okay, nakikinig rin po siya sa atin ngayon. Okay? Of course, si Robert at Ami Mariano na nakikinig sa atin mula Tagaytay. Sa ating pagbabalik, okay? Marami pa. Tayo pumunta sa commercial, buddy Ben. Yes. May tanong na dapat mong sagutin. Ang tanong niya, ano po ang magandang kasama ng Ampalaya Plus sa type 2 diabetic? Sasagutin mo yan, buddy Benson, sa ating pagbabalik. Pagbabalik. Maraming salamat. Gamit, bumabata. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas. Tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasingding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia. Maliban na lamang sa mga may karamdaman sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. 52 years of Catholic broadcasting. Ito ang Veritas 846 Kapanali ngayong 2021. Gifted to give 500 years of Christianity in the Philippines. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Time check was brought to you by NGCP. Nabalik po ang ating programa, Brother Enzo. Nakapagod po ang inyong kapanalig. Ako po si Brother Eng. At ako po si Benson Sian. Kahit po namin kayo makipagtali ka lang sa akin, pwede po kayong mag-text, okay? Ang number po ni Brother Benson. 0918-898-9601. 0918-898-9601. Yes. Akin pong number, 0917-578-9554. Kung naisip pa rin po mag-text ng inyong mga panalangin, mga prayer intention dito sa Veritas, ang number po ng Veritas, 0918-837-4827. Brother Benson, sagutin mo yung tanong ni kanina, no? Sabi niya, ano po ba ang magandang kasama ng Ampalaya Plus sa type 2 diabetic? Sa type 2 diabetes, kailangan inumin yung Ampalaya Plus. One capsule bago kumain 3 times a day, okay? Kahit hindi naman diabetic, pwede rin yung inumin. Kahit pre-diabetic lang o kahit normal pa yung blood sugar nyo, inumin nyo yung Ampalaya Plus. One capsule 3 times a day. At katulad nung sinabi nung texter kanina, hindi lang blood sugar ang na-improve, na-improve rin yung pagbawas. Regular na pagbawas ay naitutulong dahil sa dagdag na gulay na kinakain nyo. Ano pang pwedeng inumin sa mga may type 2 diabetes? Uminom ng aming Delight Herbal Tea. Okay? Any of our Delight Herbal Tea can help. Okay? Delight sa labat,
Delight Ampalaya at Delight Turmeric Ginger. Bakit sila nakakatulong? Okay? Dahil itong inumin na ito ay walang dagdag na sugar. Okay? Nung isang araw, may nagpadala sa akin kasi may magzo-zoom ano daw kami, magzo-zoom get together. So, alas 8 ng gabi, nagpadala ng pagkain sa bahay. Alam mo naman, Brother Eng, alas 8 ng gabi, malapit na akong matulog noon, hindi na ako kumakain. Yeah. 5:30 kumakain ako, after that, wala na akong kinakain, okay? So, nagpadala sila ng ganyang kalaking lalagyan, uh-huh. Yung plastic na, ano, na may straw, okay? Uh-huh. Tapos, tinignan ko sa loob, mga gulaman, mga bilog-bilog, ganyan. Tapos sabi ko, ay, hindi ito pwede. Hindi ito pwede. So anyway, ayokong inumin. So, binigay ko sa kasambahay ko. Sabi ko, if you want to take it, you take it. Okay? So, anyway, yung nagpadala, tinanong niya ako. Sabi niya, oh, nagustuhan mo ba? Sabi ko, thank you sa pinadala mo, pero it's way past na yung eating time ko. Ayoko nang uminom noon. Okay? Tapos sabi niya, sabi ko na nga ba, hindi mo iinumin. Nasabi ko, alam mo naman, yung ginamit yung sugar dyan ay fructose. Yeah. Okay? Yung fructose ay over sa sobra, sobra sa over. Kung may ganon sa tamis at sa calories na hindi ko naman kinakailangan kasi hindi naman ako trabador, hindi naman ako marathon runner, hindi naman ako triathlete na katulad ni Brother Gerald na kailangan ng boost ng ganyang energy. 8 o'clock ng gabi at matutulog na ako pagkatapos nun. So, bakit ako magdadagdag ng ganyan? Bakit ako kakarga ng ganyan sa aking katawan? Yeah. So, yan yung mga, diba, kailangan, choice natin yun eh. Inumin ko ba yun o hindi? Kakainin ko ba yun o hindi? Diba? Yeah. So, choice natin yun. Yun yung mga pagpapaalala natin, Brother Benson, ano? Alam natin kung ano yung dapat nating kainin at inumin at alam din po natin kung ano yung kailangan nating iwasan. Ganun din ang magpapaalala ni Jacqueline Puno, si Judith Dumaging, watching from Canada, wow! And si Alice Uy, si Tina Ras, good morning Brother Benson, and Brother Eng, and si Yam, sabi niya, good morning to all, greetings to Perry family, ingat po kayo for all body and soul staff, keep safe and healthy always. Si Salome Leonardo Yu, watching from Capihan, San Rafael, and Maripe Ramirez, good morning to both of you. And Mary Nori Esquilona Abistado, good morning Brother Benson, suki niyo ako tuwing Sabado. Thank Tuyo you. Gusto ko akong umiinom ng Guya Max. Gusto ko thank kong maging reseller ng mga produkto ninyo. Have a blessed Saturday. Yan. Doon sa mga gusto maging reseller, mag-text lang po kayo sa akin sa 0918-8989-601. 0918-8989-601. Natutuwa ako Brother Eng kasi may isang reseller. Siguro mas may edad siya, no? So yung apo niya ang nag-text sa akin, apo niya o daughter niya na nag-text sa akin. So nakakatuwa kasi hindi lang yung elderly ang nakaka-benefit nito. By being a reseller, nakikita nung daughter niya, okay, yeah. Na nanay ko retiree niya. May ginagawa pa siya, gusto pa niya maging reseller. Yeah. Tapos yung iniinom niyang product, nakakabuti sa katawan niya. So, nai-inspire yung kabataan. Yeah, at gusto ko dun sa mga reseller, request ko sana, ask your daughter or your grandchild to have TikTok with you. Wow. Mag-TikTok kayo tungkol sa produkto na nire-resell mo. Mag-TikTok kayo tungkol sa ano nakuha mong benefit from taking Ampalaya Plus. Some people are diabetic. Ang rami na nilang iniinom na gamot, okay? Hindi nila ma-normal ang kanilang blood sugar, okay? Maybe through exercise, maybe through proper diet, and maybe through Ampalaya Plus, ma-normal nila yon. Alam mo, kung diabetic ka, talagang gusto mo ma-normal yung blood sugar mo. Parang nananalo ka sa loto kung ma-normal mo yung blood sugar mo. Kung ma-normal yung blood sugar mo, parang nag-100 ka sa exam eh. Ganyan yung feeling. Okay? I remember one lady said, wow, ang proud ko. Gusto ko pakita sa doktor ko. Doc, no? Normal na ang blood sugar ko. Okay? So may sense of that kind of achievement. So, during this pandemic, ang rami natin pwedeng gawing positibo. Okay? Yeah. Ang rami natin pwedeng gawing positivo na, you know, little things like that, being a reseller, okay? Being able to have a reason to connect
with your neighbor, having a reason to connect with your relative, okay? Having a reason to collaborate with your grandchild, mag-TikTok tayo. Yeah. I-post natin sa Facebook yan, okay? Mag-post tayo ng Instagram para alam ng mga kamag-anak natin na si Lola hindi nagmumukmok, okay? Hindi yeah. nakatunganga sa, hindi nakatenga dyan sa kanto or sa sulok. May ginagawa. Okay, hindi malungkot sa isang madilim, masikip na sulok diyan. May ginagawa kasi may buhay eh, 'di ba? Yes, yes. Yan din ang sabi ni ano, bumabati na si Rupert and Baby Arcilia. Tapos nandito si Corazon Romblon, meron siyang reminder sa atin. Good morning po, always listening to your program. Ask ko lang po kung bakit wala na kayong product sa Landers since last month. Yes. Okay, yung Landers, tinanggal nila sa shelf yung mga capsules. Ngunit, they maintained it online. Alam mo, ang isang challenge sa mga products katulad namin ay hindi sila sanay na available sa Landers. You know, purchasing is a habit eh. Okay? So, hindi sila sanay na meron sa Landers. So, siguro nainip ang Landers. So, nilagay lang nila muna sa online. Okay? So, dun sa mga naghahanap sa Landers, baka pwede nyong pakiusapan ng Landers. Baka pwede nyong ibalik kung kailan kami na sanay na meron kayo tsaka nyo tatanggalin. Hindi ba? Pwede naman mababait yung mga taga Landers, makikinig sila sa inyo. Yeah. Pero dapat manggaling sa inyo. Pwede nyong pakiusapan, why don't you bring it back to the shelf? We're just getting the habit of buying your product from the shelf. Tapos ngayon online na. Okay? Pero yung delight natin still in Landers. Lahat ng mga delight herbal teas natin still in Landers. Alam mo, Brother Eng, isang sure sign na bumabalik sa normal ang mga pangyayari dito sa buhay natin. Kahapon, we received a big order from Kultura. SM Kultura. Eh, di ba sa mall yan? Di ba? We received a big order. Thank you, SM Kultura. We received a big order from SM Kultura for several of their branches. So, nagpapasalamat po tayo sa SM Kultura. Okay? Wow. At doon sa nag-text sa'yo kanina from Canada, gusto ko lang magpasalamat sa kanya, sa kanyang pakikinig. Pakishare naman niya sa ibang mga Pilipino dyan sa Canada. At pakisabi na naipasok na namin ang registration namin sa Health Canada for our product registration. Hopefully, we will be available in Seafood City in Canada soon. Okay? Ipagdasal niyo po. So, we are working hard because gusto naming may pagmalaki natin itong produktong Pilipino sa buong mundo. Ampalaya Plus, Turmerica Plus, Guya Max, Renaline, Delight Herbal Tea, Slenda, Endurance, lahat, walang tapon yan. Yes, yes. Si Judith Dumaging po yung tinutukoy natin, watching from Canada. Sana po maibahagi nyo na sa mga kababayan natin na nandyan kung ano po ang bisa ng ating mga produkto, lalong-lalo na nga po ang Ampalaya Plus, ang binanggit ni Brother Benson, ang Guya Max, ang Renaline, at ang Turmerica Plus. Okay? Pagkatapos sinasabi dito, saan po kaya may malapit na lugar ko para maka-avail ng mga produkto? Nasa Mercury po tayo, no? Yeah. Lahat po ng branches ng Mercury, tanungin nyo lang po. Pero kung mas mabuti po, tumawag kayo kung alam nyo po yung number nila para maisabi nyo na yung parang nagpapareserve kayo ng kanilang produkto. Ganun din ang sabi ni Marilyn, Lord, please heal me and protect my whole family, relatives, and friends. And Janet Gab Geralde, Ampalaya Plus, available po ba sa Mercury Drug? Opo, and hopefully may stock po sila. Kaya nga po, yung Mercury Drug nakalapit sa inyo, tawagan nyo na po para malaman natin. Tapos, nais ko pong maging reseller ng inyong produkto. Pakisend lang po, cell number, 75 years old na po siya. Tapos, kita nyo, 75 years old, gusto pang maging reseller. Ay, talaga, sobrang bilib ako. Sobrang bilib ako sa ating mga listeners. Yeah. Yeah. Tapos, sabi ni Annie, Rachel, and Emboscado, mula nang maging listener ako ng Body and Soul, marami akong natututunan and I did my best to follow it and take the supplements like Ampalaya Plus, Guya Max, and Turmerica Plus. Naging mas malakas po ako. Wow! Sa edad na 75 years, reseller din po ako. Wow, puro 70s na ang ating mga reseller. Ha? Ganun din si Imelda Barceles and Myla Bulalake. Ganun ba? Wow, 75 years old, pwede maging reseller. Magkakaroon na pala tayo talaga ng the senior group, ha? Ganun gusto ko gumawa ng contest. Okay, magpadala sila ng TikTok nila
tungkol sa kanilang pagre-reseller. Kung yeah. gusto nila, kung gusto nila magtula, kung gusto nila mag-rap, kung gusto nila mag-tandem ng kanilang apo, magdala, magpadala sila ng TikTok ng kanilang karanasan bilang reseller, wow. yung mga naranasan nilang kabutihan sa kanilang pangangatawan bilang reseller or bilang tagagamit ng ating produktor. Yeah. Yeah. Si Tess Figueroa, may pahabol, sabi niya, salamat sa pagbati, umiinom din po ako ng Ampalay Plus at Turmeric Cup Plus. May nag-text sa amin, no, sabi daw nung taga butika, hindi ko alam which drugstore, sinabi, pareho lang yan, okay? Hindi po pareho. Si, pwede ba sabihin si Engsi pareho lang kay Henry? Diba? Si Engsi ay si Engsi. Si Henry ay si Henry. Diba? So yung Ampalaya Plus, kung hindi Ampalaya Plus, hindi pwedeng maging pareho. Yung Turmeric Cup Plus ay 10 pesos per capsule. Kung yung ibinibenta sa inyo ay hindi 10 pesos per capsule, hindi po yung Turmeric Cup Plus. Yung Guya Max ay Guya Max. Yung mga naririnig nating magagandang mga sinabi ay dahil Guya Max yung ininom nila. So kung inaalok sa inyo ibang produkto, it cannot be the same, okay? Huwag kayong, you have, bilang mamimili, pwede kayong mag-insist, okay? Kaya kayong mamimili, kayong pumipili, okay? Yes. So choice na 'yon. Sabihin niyo hindi, 'yun ang gusto kong bilhin, okay? Yes. Paki-order kung wala kayo, pero 'wag niyo pilitin yung hindi ko binibili. Okay? Yan din ang sabi ni Tony Bistan, hello Brother Benson and Brother Eng, at ang sabi niya, I'm using Ampalaya Plus. The best talaga. I am 62 now. Wow. Yes. Si Emil last, si Emily Uy ng Sampaguita, 13 Martires. Okay, paano daw maging reseller? Gusto niya maging reseller sa 13 Martires. Text niyo po ako sa 0918-8989-601. Yes, sa ating pagbabalik. Okay. Kidneys, kaya alagaan ng kidneys. Lahat ng bagay ay lumalala kapag wala kang ginagawa. Idaan sa kaan, idalay. Mare, ang mahal ng mangustin ngayon. Mare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ng pakiramdam ko. Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabalik sa ating programa sa ating last quarter. At Brother Benson, may umu-order sa atin dito sa Facebook. Sabi niya, order ako 2 banig, ang Palaya Plus at sa Ethan Turmeric. Si Virginia, ganun din. Hello po, 62 years old din. Maraming masasakit sa katawan. Ano po ang bagay sa akin? Ganun Turmeric Cup Plus. Turmeric Cup Plus. Okay. Yes, may nag-text dito. Baka kamag-anak mo ito, Brother Eng. Si Mary C. Si Mary C. Sabi niya, Brother Benson, capsule ba ang Delight Herbal Tea? Hindi po siya capsule. Siya po ay tsaa na nasa isang pakete, isang sachet na pwede niyong inumin. Okay, may kasama ako sa Barangay Grit, no, si kaibigang Louie. Parang tinatrangkaso siya. So sabi ko sa kanya, gumawa ka ng salabat, lagyan mo ng mainit na tubig, lagay mo sa thermos, tapos unti-untiin mo, tapos pilitin mong pawisan. Para to break that fever, para ma-break yung ano, para guminhawa yung pakiramdam mo. Okay? I just want to answer this, no, from Mary C. again. Sabi niya, anong benefit ng Renalin, Guya Max, at Turmeric Cup Plus? Okay? Ang Renalin po ay, anong Renalin? Ito po ay sambong, balbas pusa, banaba, at luyang dilaw. Okay? Ito po ay nakakatulong para maipalabas ang labis na uric acid sa ating pangangatawan. Kung sobra yung uric acid, pwede itong humantong sa kidney stone, sa gout. Ano yung gout? Gout yung sinasabi ng iba na rayuma. Pero hindi siya actually rayuma. Gout siya, specific siya. Galing siya sa labis na uric acid. Namamaga ang isang, kunyari isang daliri sa paa, namamaga. Hindi ka na makalakad. Kahit isang daliri mo, hindi mo na maigalaw. Sobra daw ang sakit. Okay? So, ayaw kong maranasan ng sinuman, okay, ng gout. Ako mismo takot ako sa gout. Kaya umiinom ako ng Renalin. Okay? I take that every day. Then yung Guya Max ay Guya
guyabano, mangosteen, turmeric at vitamin C. Okay? Kung sinasabi natin aral ng nakaraan, yan ang mga aral ng nakaraan, Brother Eng. Guyabano, mangosteen, turmeric at vitamin C. Lahat po ito ay nakakatulong sa pampalakas natin. Okay? Marami akong ginawang tama during sa pandemic. Isa sa pinakamagandang ginawa ko during the pandemic ay araw-araw akong uminom ng Guya Max. Wow. Araw-araw akong lumalabas. Okay? Alam yan ni Brother Eng. Walang araw na hindi ako lumalabas. Kung kailangan ng gamot ng magulang ko, punta ako sa Mercury. Kung kailangan ng ano, grocery. Kung ay kailangan ng pagkain, palengke, bangko, opisina, lahat ginagawa ko. So, kung meron man akong ginawang tama, exercise, tamang diet, at araw-araw umiinom ako ng Guya Max. Yeah. Yung Turmerica Plus naman po, para matapos ko lang, yung Turmerica Plus ay turmeric. Ito'y limang sangkap. Okay? Maraming turmeric sa merkado ngayon, pero hanapin nyo yung Turmerica Plus. Ito'y 10 pesos per capsule. Ito po'y turmeric, cinnamon, capsaicin, black pepper, at ginger. Limang sangkap. Bakit limang sangkap? Ayon dun sa pharmacist na tumulong sa amin mag-develop nito, okay, itong combination na ito ay nakitaan nilang ideal para fully ma-absorb yung benefit ng turmeric. Okay? Wow. Aanhin mo yung turmeric kung hindi mo magamit. Okay? Yeah. So this is yung aral mula sa nakaraan. Okay? Itong kombinasyon na ito ay nakakatulong para ma-absorb, para magamit ng ating pangangatawan. Yes, Brother Eng? Actually, maraming umu-order dito, Brother Benson. May umu-order ng dalawang banig, tatlong banig. Mas maganda siguro, pwede sila sa Shopee, Lazada, o saan ba, Brother Benson? Okay. Pwede na nilang bilhin sa Mercury. Go ahead, Brother Benson. Yes, pwede silang bumili sa Mercury. Kung sila ay may katabing reseller, bumili sila dun sa reseller. Okay? Yung Lazada Shopee namin, maraming nagbebenta sa Lazada Shopee. Para makatiyak na tunay at bago yung produkto, bumili kayo sa aming store. Meron kaming sariling store sa Lazada at Shopee. Kung gusto nyo makuha yung link sa aming store, pwede ko yung i-text sa inyo pagkatapos ng programa. Mag-text kayo sa akin, 0918-8989-601. Doon sa mga nasa Amerika, katulad ni Poyen, okay, meron po tayo sa Seafood City. Okay, meron po tayo sa Seafood City. They have over 20 branches in North America, no? Seafood City Supermarket, sikat po 'yan sa mga Pilipino doon. Available rin tayo sa Amazon USA. Okay? So 'yan yung mga pwede niyong pagbilihan kung nasa Amerika kayo. Meron rin tayo sa Amazon Singapore, okay? Yes, ang rami nag-text. Thank you po. Okay, kayo muna, Brother Eng, babasahin ko muna ito. Marami lang nagtatanong talaga dito kung paano na nga sila daw magiging reseller, si Dory Lusong ulit, and si Virginia Evangelio, umu-order nga na Mercury po, o kaya po, papabili po kayo doon. And then si Edita, nag-message po ako sa inyo para po maging reseller at nag-order sila dito sa atin. Sige po, sa kanila pag-order, so para maging reseller, i-text niyo po si Brother Benson para sa detalye. Brother Benson, baka gusto mo ibigay yung number mo. Yes. Dahan-dahan daw. Okay. 0918-8989-601. Okay? 0918-8989-601. May isa dito, nakatira sa Taguig. Gusto niyong bumili ng limang boxes ng Guya Max, wow, limang boxes ng Turmerica Plus, dadalhin po ng husband ko sa Papua bukas na po ang alis niya, wow. 4 p.m. Wow! Okay! Ayusin ko ito pagkatapos ng programa. Sige, yan yung gusto ko nga yung mga umaalis na OFW. Wow. Kesa kung ano-anong ibigay niyo, okay? Yung iba, 12 boxes ng Ampalaya Plus, 12 boxes ng Guya Max, 'di ba? 12 boxes ng Renaline, 12 boxes ng Turmerica Plus, para 'yan yung baon nila, okay? 'Yan yung baon nila. Alam naman natin yung mga OFW, kung nasa malayong lugar, hindi naman nila nadidikta gusto ko kumain ng gulay, gusto ko kakainin mo lang ano yung nakahain. Okay, yes. Usually frozen food, usually carne norte, usually delata, okay? So at least kung may pabaon kang ampalaya,
nakakatiyak ka na may gulay na makakain. Yes. Yes. Ayan, kaya kung halimbawa kung nakikinig po kayo ngayon at nanonood kayo sa Facebook, nandiyan na po yung ating Facebook page. Kung gusto niyo po pampupuntahan, gusto niyo pampunta maalamin ang iba pa pang mga produkto at iba pa mga programa ng ating Go Natural, nandiyan na po sa Facebook. Akitan niyo lang po yung ating nag-scroll naman po yung ating Facebook page diyan at kung pwede pong bigyan niyo na din ng like niyo pag napunta na po kayo sa Facebook page. Pagkatapos, i-share nyo na din po sa iba. Ayan, takalaga pong napakalaking pakinabang sa atin itong ating mga natututunan. Ay huwag po natin mga kakalimutan. Ito po mga aral na tinatanggap natin, whether galing po yan sa mga tamang ginawa natin o maaring galing din naman sa ating mga pagkakamali. Lahat po ng ating natutunan ay huwag po natin kakalimutan. Go ahead, Brother Benson. Yes, may nagtatanong, ano daw iinumin para sa may frozen shoulder? Okay. Try niyo po ang Turmerica Plus. Okay, I cannot emphasize it enough. Okay, kasi yung ibang tao hindi sila mismo nagugulat. Katulad ng isang lady na once a day siya umiinom ng Ampalaya Plus, nung sinundan niya kami na ininom niya 3 times a day, wow, yung blood sugar niya gumanda, yung pagbawas niya naging regular. Okay, wow. Yan yung pagsunod sa payo talaga, hindi ba? Yung frozen shoulder, yung may trigger finger, yung may mga hip joint pain sa hips or sa knees, okay, subukan niyo po ang Turmerica Plus. Okay, yeah. Subukan niyo po ang Turmerica Plus kasi marami na tayong magagandang feedback. Hindi naman nila, hindi kung isa lang, okay, pero ang rami, pare-pareho ang karanasan, eh, diba? Yeah. So, we can share that na nakakatulong sa kanilang frozen shoulder, tennis elbow, trigger finger, maganda ang epekto ng Turmerica Plus. Yes. Matiyan natin si Tony Vista, nakailang test na siya. Siya yung 62 years old na nagtatanong na sa siya na kung ano yung pwedeng inumin para sa katawan niya na bagay sa kanya. Yan, Tony Vista, nakikinig po siya ngayon, nanonood po siya sa Facebook. At kayo rin po, no, na salamat po sa inyong pagsama sa amin. Go ahead, Buddy Benson. Yung mga gusto mag-share ng TikTok, hindi to biro, lalo na yung mga reseller, okay, hamon ko sa inyo, okay. What's something nice to do during the pandemic? Okay, gumawa kayo ng TikTok, kasama nyo yung apo nyo, at ipaliwanag nyo, bakit kayo reseller, at anong nagawang mabuti bilang reseller, bilang tagagamit ng mga produkto from Natural Quality Corporation. I-share nyo at i-share nyo sa aming Facebook account, okay? Para maging inspirasyon kayo sa ibang mga tao na nakakaedad, 75, 77, 72, 81, it doesn't matter. What matters is malusog kayo at nakakagawa kayo ng mabuti. Yeah, at ang ating nga pong ang ating nga pong mga produkto ay available, nandiyan po, makikita niyo sa Facebook na, no. Kung mga nagtatanong, umo-order po kayo dito sa ating programa, mas maganda po nagtanong po kayo sa Mercury, then available po sa Mercury dito po sa programa natin na pinanonood niyo at umo-order kayo dito. Baka hindi po namin alam paano ibibigay sa inyo, pero pwede naman po umorder sa Shopee at saka po sa Lazada para ma-deliver din po sa inyo. Yeah. May nagtanong lang, brother. May nagtanong lang dito. Paano nila malalaman kung original, kung bubili sila sa Lazada at Shopee? Yeah, yeah. Okay? Ite-text ko sa inyo ang aming link. Ite-text ko sa inyo ang aming link sa Lazada at sa Shopee para doon lang kayo bumili. Bakit mahalaga yon? Dahil nakakatiyak kayo na parang dumirekta kayo sa amin. Okay? Kasi meron kaming sariling tindahan sa Shopee at sa Lazada. Yes, okay. Brother Eng. Hilarina, Hipolito Quizon, good morning from Baliwag. And Gloria Ulanday, ano po ang pwedeng inumin sa mataas ang uric acid? Renaline, talagang renaline. Okay, maniwala po kayo, renaline. Uminom kayo 1 capsule 3 times a day. Hindi nyo kailangan magka-gout, okay? Hindi nyo kailangan tiisin ang high uric acid sa inyong pangangatawan. Uminom po kayo ng renaline at nakakatulong po ito. Uminom kayo ng maraming tubig pag uminom kayo ng renaline. Yes, okay, Brother Eng. Attention, last 2 minutes tayo. Your final message para ano yung mga natutunan natin, yung mga napag-aralan natin na wag nating kakalimutan. Yes,
Tandaan natin, mahalaga ang buhay, mahalaga ang kalusugan. Tandaan natin yung mga magagandang aral, magagandang mga bagay, okay? Huwag nating sabihin na luma na yan, ganyan. Okay? Importante yung mga learnings natin, okay? And last reminder po, last week na for registering for voters. Lahat ng mga bata na nasasalubong ko, tinatanong ko, nag-register ka na ba? Okay, mahalagang mag-register. Kung kayo'y lola, auntie, tita, paalala niyo lahat ng mga kabataan, mag-register to vote. Okay? Okay. Brother Eng. Ang number po ni Brother Benson, lalong-lalo na sa mga gusto maging reseller, 0918-8989-601. Maraming po salamat sa inyong pagsama sa amin ng programang Body and Soul po na papakita niyo sa araw po ng Sabado alas 5 ng umaga. At nakagustuhan lang po talaga ng ating Panginoon para sa ating lahat. Matutusin po natin yung ating mga dapat na natunan. Huwag po natin kakalimutan. At patuloy po natin ipaalala sa ating mga susunod na henerasyon ang mabuting ginagawa ng ating mga nakaranasan. At yung mga natutunan natin, huwag na po nilang ulitin. Okay? At ang kagustuhan po ng ating Panginoon, tayo po ay maging malakas, malusog, well and whole body and soul. Maraming po salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako pa rin po si Brother Eng. At ako po si Benson Sian. At kasama po natin si Sister Myla. Kami po yung nagsasabi sa inyo na sumayin nyo ang katotohanan. Alagaan ng kidneys, umiglon ng walong basong tubig, Renaline, araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renaline ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay. Sakit na, napapaay. Nandito ang Turmerica Plus. Tunay kang walastig. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.